Si Michael Angelo Catarroa, higit isang buwan ang inabot bago natagpuan, nahuli at papatunayang buhay pa siya kahapon. Unang ibinalita ng News 5 ang pagkakaaresto sa 25 anyos na pugante sa Angono Rizal. Sa video ng Angono Police, nananangalian pa ang inmate nang abutan siya ng mga operatiba sa bahay ng kanyang pinsan. Ito ba si Michael Catarroa? Ikaw yung tumakas sa munti. Pabago-bago naman ang kwento ni Catarroa kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Sa unang kwento, gumamit daw ng visitor. Type ko yung wig no ni ano ni Sir. Parang ganyan yung wig ni Ben Barubal eh, no? Iba lang ang kulay. Stamp ang inmate. Nagkataon daw noon na maraming bisita na stay-in para sa family day noong July 7. Sumabay daw siya sa paglabas ng mga bisita at hindi napansin ng gwardiya ang peking visitor stamp. Inaya niya, through ballpen. Kaya siya nakalabas. Tapos, naghanap siya, kasi built niya raw ng katawan, kasi taas niya, kinamit niya yung pangalan ng visitor. Pero di naniniwala ang PNP. Ang galing ha, ang galing ng ano, ang galing ng palusot ha, kasi may stamp. So ibig sabihin, paglalabas ka, checkin kung may stamp kung visitor ka. Sa madaling salita, ang palusot nito, umalo siya at ginaya niya, binolpen niya. But may ballpen po sa loob, 'di ba? Bawal 'yan kasi pwedeng magamit 'yan eh. But anyway, nagpatatak siya, ginaya daw niya yung stamp. Tapos nakatakas siya. At tumanap siya ng kabilt niya, parehas ng pangangatawan, kaya napeke niya yung mga security, kaya siya takas. Ang tanong, naniniwala kayo? Ang daming security ron, lahat naloko niya? Parang nakakapagtaka? Artist si Teng? Nagaya yung stamp, hindi siya namukaan. I mean, hindi to in, I mean, wala, wag, ayoko pong insultuhin yung PDL. Pero siguro, medyo kakaiba yung kanyang mukha. Para siya basta-basta makahalo, di ba? I mean, kasi meron talaga yung mga parang magkakamukha. Siya po yung hindi mapapaniwala na ang security ay siya ay hindi preso. Kasi may posisyon po ito. Pangalawa, medyo hindi niya kamukha yung may mga tao kasi parang ano eh, maraming kamukha. Again, hindi to iniinsulto ha, pero medyo kakaiba. Kakaiba yung kanyang figura. Tapos may posisyon. Hindi kilala ng security. Sinong binolan yung mga lelong nyo? Parang Hollywood oh, sabi nga ni Robin, sa pelikula lang nangyayari ang ganyan. Ito naman, alam mo, kung ako sa mga tambaluslos, mau-offend ako. Bakit? Ginagawa na silang tanga. Lantarang ano na to? Iniinsulto na po yung intelligence ninyo. Wala pong maniniwalang nakatakas. Lalo't ganyan ang itsura. May posisyon. Sa kwento ni Catarroa. Sa higpit ng maximum security, hindi naman ganun-ganun ka nakakalabas. Pati mga pulis, hindi naniniwala. Maraming hindi naniniwala. Senador, kongresista, hindi naniniwala. Pero kanina, during inquest, nagbago na naman ang kwento niya kay Piska. Okay, bago na naman. Sabi niya, sumabit siya sa truck ng basura palabas. Ayun. Huwag mo akong tingnan ganyan, kuya. Pangalawa, sumabay sa truck, okay? Feed po ni Angie yan. Naalala nyo, yung unang putok pa lang nung balita, medyo pumipitik-pitik na si Angie. Sinasabi-sabi niya na yan. Kasi may truck po doon. Maaring nakasabay. Maaring nakisabay. So, parang yung pagpitik-pitik ni Angie ng ganong sa interview, yung ganong sinabi niya, ito ay posibleng exit. Naglalagay na po siya, nagtatanim na po siya ng pwedeng in the future na dahilan or paraan kung paano nakatakas tong PDL. Kasi marami na siyang sinabi. At isa na po doon yung kanyang tanim or yung kanyang parang investment or yung kanyang pitik yung sa truck na yon. Bukod sa na may naamoy yung aso, marami nang namatay sa septic tank, may mga ganun na sila eh. May mga, so kung ano mapag-isipan in the, kasi baka biglaan yun eh. Kung ano mapag-isipan in the future, kung ano mapagmitingan, posible, yun ang paninindigan nila. Kaya itong sinasabi niya na biglang nagbago, ay baka posible na ala nagkamali ng sinabi itong PDL, naalala niya yung feed ni Angie. Okay, hindi ko po sinasabi ha, pero hindi ko po tayo nagbibintang kay Angie, pero possible po yun. Baka naalala niya, uy, oo nga pala. Hindi pala yun ang dapat sinabi ko. Dapat sa truck, kasi yun ang sinabi nila sa Senate, yun ang sinabi nila sa Kongreso. Maaaring nakasabay sa truck. Naalala nyo? Napanood ko ng live po yun eh. Kaya hindi po ako magkakamali. Hindi po chap-chap yung pinapanood ko. Live po yung pinapanood ko. Kaya alam ko yung tono nila nun. May pahaging na sila nun. May pitik na posible sa truck yan. Tapos ngayon, yun yung pangalawang, Kuya, please make up your mind.
Ano ba talaga? Nakatakas ka dahil nagdrawing ka ng stamp dyan sa kamay mo? Or yung finid ni Angie at kanyang sinasabi sa Kongreso at sa Senate, nakisabay ka sa truck? Which is which? Mag-usap kayo, meeting. Sige na. Katapang meeting kayo. Ano ang totoong dahilan? Isi pa iba-iba. Kaya nga ako gusto ko tumaimbestigahan sa Senate. Ay, sa wag sa Senate, andun si Bato. Sa Congress. Kasi talagang mahuhuli to. Pag ang tao nagsisinungaling, mahuhuli at mahuhuli. Kasi nagpauso eh. Nagpapauso, naggumagawa ng kwento. Pag ito ginisa, yari ito. Eh ngayon pa lang, hindi ginigisa eh. Pwedeng nag-meeting na sila kung anong sasabihin eh. Eh dalawang beses siyang nakatakas. Dalawa yung dahilan ng pagkatakas. Ano yun? Niloloko nyo taong bayan? Dalawang beses ka nakatakas? Sinong loko-loko maniniwala dun? Wala pong preso na isang beses tumakas, dalawa pamamaraan. Sino ka, Back to the Future? Tambaluslos lang maniniwala dyan. Hello? Mula Bilibid, naglakad daw ang inmate at nanatili umano sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Angono. Pinagtas niya ang EDSA hanggang makarating ng kainta. Then, from Cainta Rizal, pasabit-sabit ng jeep hanggang makarating na Angono. Inaalam ngayon ng Angono Police kung bumalik sa kidnapping si Cataroa sa isang buwang malaya siya. Inaalam ng police nung isang buwan siyang nawala kung bumalik sa kidnapping. Again, isa pong tumaas din ang antena ko dyan. Medyo, oops, baka mamaya. Again, hindi po tayo nagbibintang ha. Pero itong babanggitin ko sa inyo posible. Baka mamaya, pinatakas yan, pinabalik sa grupo, at ginawa, pinagagawa, pinauutos, inuutusan, mag-carnap. Okay? Hindi lang po ngayon nangyari yan. Hindi lang po sa mga PDL ha. Marami na po tayo nabalitaan dati. Nasa kidnapping. Kasi sindikato po yan. Naalala nyo, pag malapit ang eleksyon, pag malapit ang Pasko, mataas ang kidnapping. Kaya hindi malayo po na posible na pinatakas ito dahil may pinapatrabaho. At yan, tama po sir. Salute to you. Yan po ang imbestigahan ninyo. Baka pinabalik sa kidnapping or may nagbanggit dito si Julian Paz. Baka nag-deliver ng pulburon. Ayaw natin pagbintangan, pero dapat siguro, bago ibalik yan, magawa ng paraan, ma-drug test. Anong purpose? I mean, meron bang maniniwala na nakatakas yan buhay? Maximum? Yan ang lalabas at lalabas ang katotohanan sa susunod na araw. Kasi hindi po maitatago yan, lalo't gigisahin sa Kongreso. Considering ng kaso niya ay kidnapping, iniimbestigan natin siya, baka masangkot pa siya rito during na nakakalaya siya. Nauna nang iginit ng ina ni Cataroa na hindi niya itinago ang anak. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bahay ng kanyang pinsan kahapon. Yan ang nalaman ng judge sa pagsabi niyo. Wala po akong alam, wala talaga akong idea. Kasi pilit ko siyang ginawa na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Ewan ko rin. Tumakas ka, pupunta ka doon sa bahay ng pamangkin mo. Eh, alam mong tinitiktikan yun. Hindi, malay natin. Hindi natin alam. But again, it's unusual. Pero duda ang mga polis. According sa nanay, hindi niya pa nakausap itong kanyang anak. Pero siyempre tayo, speculation natin, na-contact. So wala naman tayong pinangahawakan doon. Mahinala naman ang liderato ng Bureau of Correction na demolition job ang pagtakas ni Cataroa para dungisan at ipahiya ang pangalan ni... Na-contact. So wala naman tayong pinangahawakan doon. Mahinala naman... Ito. Medyo ano lang ha. Again, hindi tayo nagbibintang. But of course, PDL po ito. Hindi po tayo nagdi-discriminate ng PDL. Pero ang pinasabi natin yung possibility. Baka mamaya, tama yung sinabi ng isang nag-comment dito na baka pinagdi-deliver ng droga. Eh, yung itsura niya ngayon, parang ano eh. Again, hindi tayo nangiinsulto ng itsura, pero yung possibility lang, baka nakatake pa nga ito. Man ang liderato ng Bureau of Correction na demolition job ang pagtakas ni Cataroa para dungisan at ipahiya ang pangalan ni Bureau Chief Gregorio Katapang Jr. Inatakas ito ng mga gwardiya at that time para hindi namin mahanap. July 7. Okay, balikan natin to si Katapang ha. Pinatakas ito ng mga gwardiya that time para hindi namin mahanap. Kasi kaya daw pinatakas, sa madaling salita, ang ibig niyang sabihin dito, pinatakas ng mga gwardiya kasi may demolition job sa kanya. Sir, sino ba naglagay ng gwardiya? Di ba po tinanggal niyo na yung mga tao ni Bantag at pinalitan niyo ng tao ninyo? So sino magkakaroon ng demolition job para sa'yo? Bakit kanila sisirain? Unang tanong. Pero itong pangalawang tanong ko medyo malupit. Kung yan ay pinatakas ng mga security para sirain ka, bakit alam ni Angelina kung nasan siya?
Naalala nyo, sinabi? Nahuli siya through Angelina. Siya po ang nagkaroon ng coordination. Parang masyado namang coincidental. May demolition job sa iyo, pero ang naging pamaraan ng nakahuli sa kanya ay through Angelina. Na ang naglagay kay Angelina ay ikaw. Siya pa nga ang iyong executive secretary. Parang kumbaga sa presidente, eh, siya ang iyong ES, si Angelina. Nilagay nyo po si Angelina, hindi po si Bantag naglagay dyan kay Angelina. Sa katunayan, tinanggal nga yan eh. Or inunahan ng resignation. Kayo po naglagay dyan. Bakit alam ni Angelina kung totoo yung sinasabi mong demolition job? Diba? Eh, doon palang kaduda-duda na eh. At saka bakit magkakaroon sa'yo ng demolition job? Kung may demolition job sa'yo, nung unang araw pa lang na nakatakas yan, lumabas na yan sa media. Meron pa ngang posibleng attempt itago yan eh. Naalala nyo, pinagka-question kayo sa Senado at saka sa Kongreso dahil ginagawa nyong di umano na parang tanga si Boying dahil bago na balita sa media, ilang araw na. At bago pa nalaman ni Boying, ilang araw na rin ang nakalipas. So, may again, we are talking here about possibilities. Isa doon ay planong itago yung pagkawala niya. Di po ba? Kasi bakit hindi agad-agad nilabas? Kung demolition job against you, pagkalabas niyan, binira na agad yan sa media. At hindi mo mahahanap yan. Hindi mahahanap ni Angelina yan. Kasi kung pinatakas ng security yan, itatago nila yan. Kung gusto kang siraan, tapos nahuli agad. Kaya napaka-questionable po yung mga palusot na ganyan. Kasi yung totoo yan, baka sumabit si Angelina dyan sa sinasabi mo, katapang. Kasi napunta kayo dun sa septic tank pa eh. Diba? Tingnan nyo. Kung may demolition job sa inyo, at napaniwala si Boying na nasa septic tank yung nawawalang PDL, at yan din ang sinasabi ni Angelina. Pati ikaw, katapang, yan ang sinasabi mo. Sa makatwid, yung nagtuturo na siya ay nasa septic tank, baka, kung totoo ha, na may demolition job sa'yo, yun ang malamang ang may pakananon. Kasi nililigaw. Eh baka yung aso. Binidemolish ka ng aso. Baka gutom yung aso nyo. O, eh, sino bang nagturo sa septic tank? Sabi nyo, di yung aso. Na-fake news kayo ng aso, di ba? Ganun kasimple yun eh. Nililigaw papunta sa septic tank. Eh, sino ba nagturo una ron? Eh, di ba si Angelina? Unang-una, eh, wag. Nako, alam na alam ko yan eh. Nakasubaybay tayo dyan. Katapang, inahanap pa kita nun. Hindi ka pa nga napapa-interview. Sinasabi na ni Angelina yung septic tank. O, eh, sino nanliligaw? Eh, tama, tanungin natin yung aso. Baka yung aso nanliligaw. May nanliligaw dyan kung totoo yung sinasabi mo. Hindi nyo maano sa facts kasi nakasubaybay tayo dyan eh. Tapos bigla-bigla na lang sumulpot ka and then eto na, demolition job. Na fake news na si SOJ. Ang gulo ng kwento, no? Hindi nga, di ba? Alam mo ba't magulo? Walang consistency. Inconsistent ang mga kwento. Ngayon na lang, dalawang paraan kung paano nakatakas yung PDL eh. Ng mga gwardiya at that time para hindi namin mahanap. July 7 pa umuno nang atake si Cataroa, pero July 15 lang nalaman na nawawala siya. July 15, doon pa lang kakaduda na eh. May nagtatakip diyan, ako, wag tayo maglokohan, hindi yan nakatakas. Walang maniniwalang nakatakas yan, dalawa lang kayo, siguro tatlo kayo, si Boying, si Katapang, tsaka si Angelina, tatlo kayo. Pero walang maniniwala dyan. Kahit yung kakampi nyo nga eh, na senador eh, hindi naniniwala dyan eh. Malakas ang kutob ni Katapang na may sabwatang nangyari. Nagpatawag na ng Board of Inquiry ang Bucor Chief para matukoy kung sino ang dapat panagutin. Baka, sarili na ba ako na ito? Mukhang may nagpatara sa kanya. Para nga, siyempre, di ba? Walaking investigasyon niya tapos sa delay pa. Ngayong araw, naibalik na si Cataroa sa maximum security compound ng Bilibid sa Muntinlupa. Handa raw siyang sabihin kung paano siya tumakas. Kinagpatakas sa... Wala po. Wala kang iyahatin. Wala po. Gisa yan. Gisahin nyo. Lalabas totoo dyan sa PDL na yan. Nako eh. Magandang ano yan. Ayo, si Lubas, hindi ko pa po alam kung anong nangyari dun sa mga nasa ospital eh. Napakagandang pangyayari yan kung gigisahin. Lalabas ang katotohanan, lalabas ang baho ng Bucor pag ginisa to. Naku, sana nga. May pinapagawang iba? Wala po. Wala po. Wala po. Marami ka bang nasabihin? Yan, naku, lalo maraming magagalit nito. Ito. Basahin nyo ha, saglit, ha. Oh. Wala po. Wala kang iyahatin? Wala po. May pinapagawang iba? Wala po. Yan, ito, basahin nyo. Kasi medyo malabo yung kanyang salita. Kay Senator Rafi Tulfo, tulungan niyo ako. Naku, nanawagan. Maraming magagalit sa'yo. Maraming maiinggit.
Nako, lumalapit kay Senator Tulfo. Nako. Si Erwin, si Congressman Erwin Tulfo, binunyag yung balik na naman ang pulbos at kubol sa loob. Tapos itong PDL, gusto magpatulong kay Senator Raffy Tulfo. Nako. Ayan o, basahin ninyo ho. Kasi magulo yung sound. Nako, yari. Ay, ang galing pa naman mag-imbestiga noon. Nako. Ikanta mo na, marami na namang masasaktan. Eh syempre, 'di ba? May lead na po si Kong Tulfo eh. May lead na po si Kong Tulfo patungkol diyan, ha? Kasi alam niya na 'yung balita na balik na naman ang pulburon sa loob. O syempre, kung i-interviewin ito ni Senator Tulfo, sasabihan nung kapatid 'yun. Tol, may lead na tayo diyan. Balik na naman ang kubol sa loob. Balik na naman ang droga. Narinig nyo yan, nasa interview yan, at nilive po natin yan dito. Pinarinig ko sa inyo, sinabi ni Erwin Tulfo yan. Naku, may sasabit. Naku. Sir, bantayan mo yung sarili mo, baka mag-delicates ka. Ha? Kasi pagka kumanta ka, maraming sasabit. So, paano ka hindi kakanta? Eh baka mag-delicates ang buhay mo, ha? Ingat-ingat lang, Brad. Oh, gusto ko kayo makausap. I-set up ko na. Gusto mo i-set up ko na? Kontakin ko na. Hello? Hindi, wala. Hindi ko kilala. Hindi ko alam number. No? Hindi ko alam. Pilingero lang ako, pilingero. Pero hindi ako papansinin nun, ha? Hindi, pero maganda to. Maganda. Ha? Maraming sasabit dyan. May nagsabi rito. Jose Lubas, patay na. Magkakalabasan ng baho. O, Senator Raffy, action na. Nako. Sabi naman ni Shea, baka patayin yan sa loob. Nako. Yasi Tansyoko, baka masuputan yan. Nako. Eh, di ba? Ganyan-ganyan eh. Napanood na natin to. O, tapos niyari, ito, wag naman sana. Pero at least, nabanggit natin sa live natin. Ha? Mamaya, niyari ito. Wag naman sana. Hopefully, wag naman sana umabot sa ganun. Niyari kasi magsasalita. Tapos, aamin nyo nangyari ang ituturo si Bantag. Pinatira ni Bantag. Patay ka na naman, Bantag. Ha? Unahan na kita. Pag may nangyari dito, Bantag, ikaw ang ituturo. Inapo. Apustahan tayo, Bantag. Bantag. Eh ngayon pa lang nga eh. Nananahimik na si Bantag. Bantag pa rin ang Bantag tong mga ito. Oh. Obsessed. Ganun po yung hindi makamove on. Siya pa rin ang siyang si binabanggit. Bantag pa rin. Bantag. Bantag here, Bantag there. Oh. At least, alam nyo ha, binanggit natin sa live natin. Kasi alam na natin yung posibleng mangyaring kwento. Susuputan yung ulo nito. Tapos may isang aamin na PDL na nag-utos ay si Bantag. Brad, isama mo na si Tebes. Para kumpleto. Hitting two birds in one stone. Sabay mo na sila. Kaya nga eh. Sakto, Yasi Tansyoko. Kasi sabi ni Yasi Tansyoko, tama yun coach. Unahan mo na script nila para baguhin. In protection po yan sa'yo, Brad ha? Oo. Kasi ibig sabihin, na-alarma yung taong bayan. Boy, alam nila yung gagawin. Change plan tayo. Hindi po malayo sa katotohanan yung sinasabi ko sa inyo. Di ba napanood nyo na ilang buwan lang nakaraan? Yeah. No, Mirasol, sabi ko, patay ka na naman, DJ Bantag. O yan. Kumanda ka na, DJ Bantag, ha? O, sa'yo ang patak na ito. Nako. Sana wag abutin si Tebes. Aabot din kay Tebes yan. Tama, Bicol expert. Maganda niyan. Sa halip ibalik sa Bucor, mas maganda siguro arborin muna ng Kongreso. O kaya Senado. Siguro sa sambulat ng sambulat ang tae ng mga yan pag yan ay inarbor. May pupuyok dyan, magagalit na naman sa presscon. Sabi dito, kapag pinatay yan, alam na ninyo kung bakit at ano ang dahilan. Kawawang PDL. Correct. Kawawa po. Well, nananawagan tayo again. Ha? Hindi ko po kakilala. I mean, kakilala ko Tulfo, napapanood ko. Sikat eh. No, pero personally, hindi ko sila kilala. Ha? Wala akong number nila. Hindi ko sila ka-text, hindi ko sila kausap, kahit hi, hello, wala po, no?
Pero sana nga, manawagan na tayo kay Tulfo, sana mailagay na muna sa safe house. Kasi nanawagan siya kay Tulfo, balik natin ha, habang nagbabasa tayo ng inyong mga komentaryo. Ano kayang gusto niya? Wala po. Wala kang iahatid? Wala po. May pinapagawang iba? Wala po. Wala po. Wala po. Kay Senator Tulfo, tulungan ninyo ako. Studio 31, arbore niya ni DOJ. Sana kuhanin na ni Tulfo. Nananawagan po tayo, Senator Tulfo. Bago pa saan mapunta to. Anyway, may lead naman po yung kapatid ninyo, si Erwin Tulfo. Tanong nyo na lang siguro. Baka nakakukwento ko ano talaga nangyari. Sabi dito ni Francisco, dapat isecure muna hanggang hindi umamin yan para magkaalaman. Hindi, serious ha. Nakakatakot yan kasi una pa lang, nalilito na siya. So, kung sino man ang taong may pakanan nito, hindi tayo nagbibintang ha, but definitely may pakanan yan kung bakit nakatakas to. Yan, one thing for sure, sure na sure yun. Sigurado ako, hindi niya nagustuhan yung sagot nito. Kasi magkaiba eh. So, lalong gugustuhin imbestigahan yan. Eh, baka nagpantig ang tenga nun. Delicates ka. Hindi ko pa alam kung saan eh. Pero abangan natin ha. At sabay-sabay nating panuurin. Dito lang po sa live ni Coach Oli. Magsama-sama po tayo ha. Hindi ko po alam kung ano. Pero ang huli pong sinabi sa Kongreso ay last na daw yon, kasi ang kanilang pag-uusapan ay patungkol sa budget. Kaya nga sabi ko, sana wag na muna silang pumunta sa budget. Pagtuunan na muna to ng pansin. Oh. Especially ito, medyo matindi na huli. Kaduda-duda. At ngayon, ako, pakiramdam ko, yan ang pwedeng ma-case close agad. Matataranta ito pag tinanong. Mapapaamin to. Kaya hanggat sa mas madaling panahon, hanggat everything is safe, maimbestigahan. Sabi, dapat mabigyan ng proteksyon yung PDL na yan kung may ipagtatapat yan, di ba, kay hihingi ng... Oo, kaya humihingi ng tulong eh, posible. Yun agad yung kanyang nabanggit eh. Matipid siya ha. Tandaan nyo, matipid siya sa salita. Pero isiningit niya si Tulfo. Crackle. Bakit sa Bucur ibabalik kagagawa niya ni Moy? Kaya nga, hindi natin alam ha. Eh, syempre. Jose Lubas. Naku, wag naman sana. Coach Oli, yung paghingi niya ng tulong kay Senator Rafi, parang last statement ang dating sa akin. Naku, wag naman. Wag naman, wag naman. No? Kawawa naman. No? Well, kung sino man na may nakakalapit kay Senator Tulfo, sana mailapit ito. Ha? Sana maligwak si Katapang na yan, sabi ni Maria Luz. Amilin Cabrera, shout out. Sabi naman ni Elvira, hinahanap niyan si General Mantag para itumba, kaya inilabas niyan si Kataroha. Di natin alam. Tandaan po natin, ha? Si Tebes ay may binanggit na merong tatlong pinalabas na PDL para yariin yung kanyang kapatid. Sinabi po ni Tebes yan. Diba? Pwede nyo i-check sa kanyang Facebook account. Nilive po niya yan. Tapos nga, biglang nakatakas ito. Well, sana silipin din yung factor na yun, ha? At wag naman sana, kawawa naman siya kahit na PDL siya. Eh, siyempre, respeto pa rin natin yung buhay. At saka masama nito, baka madamay si Bantag.